dalawang ano na yung sinayang. So, ano pa? Kung inulit ng dalawang beses, how much more kung tinatlo na? Eh di, ang sakit, di ba? Hi guys! So, ayun na nga, CG. Your papi CG. So, ayun na, ang daming nag-comments. Kasi, ang vlog na ito is about sa mga katanungan nyo. So, ito na ngayon. Ano hinihintay nyo? Kasi, sasagutin ko na yung mga question nyo sa akin. Like, ano yung mga naging curious kayo na hindi nyo pa alam, ganun. So, let's go! So, ito, ang unang nakita ako dito. Paano mo masasabi kung hanggang kailan ba dapat magstay sa isang relationship? B! Puro relationship na naman. So, for me, opinion ko lang. Hanggang kailan? So, alam nyo guys, minsan nagiging tanga tayo minsan kapag sobrang mahal natin. Pero, ayun nga, tayo yung kawawa minsan kapag alam naman natin one-sided na at sobrang toxic na at hindi na kayo pinaglalaban ng partner nyo, para saan pa, di ba? E di, ano na, mag-live ka na, B. Ayun, mag-single ka na lang, love yourself. Mabilis, ay madali lang sabihin na ganun, pero mahirap talaga sa totoo lang. Kaya, it depends talaga sa mga decision natin sa buhay kasi minsan na, nahihinayang yung iba. Kaya, hanggat kaya nila ipaglaban, pinaglalaban talaga nila yun. So for me, kapag toxic na, nag-give off kasi kapag sobrang toxic na, like, ako na lang yung lumalaban. Pero kapag kami naman, edi go, fight for it. Wow. So, the second question ay, ba't may mga taong di marunong makontento? Bakit nga ba, no? Like, mapapatanong ka kung bakit may ganong tao. So for me, sila, like, it depends sa kanila kung magbabago sila o hindi. Like, magbabago ba sila o hindi. Pero nasa kanila yun kung willing silang magbago. Pero alam ko naman na, if ever na darating yung tao na marirealize na nila lahat yung pagkakamali nila, hopefully, magbago sila para sa sarili nila. At di na sila makasakit ng ibang tao. Ayun. Ayun nga, hindi ko pa nasagutan. Pero, it depends sa tao kung gusto nila magbago. Ano daw? So, yun nga. Ito guys, maganda to. Why there are people who basically na fell out of love? Siguro, kasi kahit alam nyo guys, dati, na-experience ko kasi yan dati. Yung na fell out of love. Like, magkasama pa kami, partida magkasama pa kami, pero nakaramdam ako ng ganyan. Kasi alam niyo, minsan kasi, kahit magkasama na kayo, may time na lack of communication kayo. Like, hindi na kasi masyadong nagbabanding, like, puro na kayo phone, like, puro na kayo scrolling, like, hindi nyo na nabibigyan ng attention yung isa't isa, minsan na lang kayo nagkakaroon ng band sa labas, like, mag-ayaan, gano'n. Like, hindi, yung parang nangyayari dati, hindi nyo na nagagawa sa present. Kaya parang nagkakaroon siya na, like, hindi na rin kayo nakikipag deep talk or open up sa isa't isa. Like, parang, kung may problema kayo, parang nagdadalawang isip na kayong ikwento. Tsaka parang nagiging naiirita na kayo kapag tuwing tinatanong, gano'n. Ayun. Pero, ba't nga ba? Ayun yung, para sa akin, yun yung naramdaman ko. Kaya siguro ganun. Pero, hindi yun reason para sumuko sa isang relationship. Yun yung parang dun nagsisimula ang challenge nyo kung committed talaga kayo sa isang tao. Kung ipaglalaban nyo talaga yung isang tao. Kaya, kapag na-fell out of love kayo, ihanda nyo yung sarili nyo. Like, parang babalikan nyo kung ano yung nangyari sa simula at kung paano nyo ibabalik yung spark nyo sa isa't isa. Ayun, guys. Ano yung biggest fear ko? Ito. Yung biggest fear ko, mawala ulit ako. Mawala ulit yung sarili ko. Like, once kasi I'm in love with someone, binubuhos ko talaga lahat. Like, hindi ko na naiisip na kawawa na pala yung sarili ko.
Like, ganun. Ayoko na ulit mangyari. Like, ibinigay ko na yung ano, lahat sa isang tao, tapos biglang sa isang iglap, puk. Ayun. Wala na. Like, at least, ginawa ko naman yung part ko. Ginawa ko ang, ano, like, wala akong pagsisihan. Pero at the same time, kawawa nga lang yung sarili natin. Ganun. Like, mahirap hanapin yung sarili natin tuwing ganun. Like, ikaw yung apektado. Ayun, guys. Yan yung biggest fear ko, mawala yung sarili ko. Kasi kaya kong ibigay lang sa isang tao, guys. Ayun, ayoko na mangyari yun. Kasi nababalipos. Ayun yung pinaka-ayoko. Ayun na nga. CG, paano mo po napapasaya yung sarili mo? Paano ko napapasaya? Nililiban ko sa, ano, like, ini-enjoy ko lang yung, ano, kung ano yung ikakasaya ko. Like, hindi ako mag-expect sa ibang, ano, ng tao, ganun. Like, mas prefer ko na mag-expect na lang ako para sa sarili ko. Like, parang gusto ko na ganito, ganyan. Parang nagmamanifest ako. Tapos kapag nakuha ko yun, dun ako nagiging masaya. Like, parang may goal ako sa bawat step na kukunin ko, ganun. Like, yung process na yun, worth it sa akin. O, ayun. Yan yung parang nagiging happiness ko pag nakuha ko isang bagay. Like, like parang reward ko yun sa sarili ko. Ayun. Why people cheating? Ba't nga ba nagluloko yung tao? Guys, kung may taong seryoso, may taong manluloko. Like, parang opposite, di ba? So, ayun na nga. For me, ah, ba't nga ba? Siguro kasi nga sa trauma, yung iba na trauma, tas parang nagiging, ano sila, revenge. Nag-revenge siya, which is yung ibang, parang naging pasapasahan. Like, kunwari, fresh sila, tas pinasok sila na isang tao na cheater. Tapos hanggang sa, paulit-ulit nangyari, tapos hanggang sa parang nahawaan siya, hindi ko alam, parang naging revenger siya, wow, revenger. So, ayun, nangyayari na nag-cheat sa isang tao kasi parang ginawa rin, ginawa nga to sa akin dati sa ex ko, ganun-ganun. Which is, yun yung parang sobrang toxic for me. Which is, ayun nga, may nakakapa, ano siya, kaya siguro ganun. At meron ding mga ibang tao na ganun talaga. Like, sila na yung nakakaalam nun. Like, pinagmanahan ba yun? Or ewan ko na lang. Basta hindi nawawala ng ganun sa mundo. At ewan ko na lang kung naniniwala kung may mga nagbabago, meron ding iba na ayaw talaga magbago. Choice na nila yun. Kaya ayun nga. Nakapag-move on ka na ba, CG? Siyempre naman. Kasi, alam niyo guys, nung time na binuso talaga yung sarili ko, mas mabilis ako nakapag-move on kaysa nung dati. Kasi mas mabilis ako nag-move on nung even almost years kami. Mas nabilis yung pag-move on kasi parang sa sobrang toxic na relationship, parang nagsasuffer na ako nun. Tapos, ayun. Like, parang sa, ano ko, like, for me, ay, hindi ko pala deserve. Like, parang alam mo na yung worth mo, ganun. Ay, hindi ko pala deserve yung ano, ginaganito ako. Like, parang, dun nagsimula na, parang ambilis ko lang makamove on kasi, nalalaman ko na yung worth ko sa sarili ko. Pag alam mo na yung value sa sarili mo, ayun, mas, alam mo sa sarili mo kung ano talaga yung para sa'yo. Wow! Diba? Like, don't settle for less, guys. At wag na wag kayong magbebeg kung hindi nyo naman deserve. Uy, may pag-ganon ako, be. Eto. Ano? Ano? Tawag na ito? Is your middle sa tattoo has a meaning or gusto mo lang talaga yan po? Eto, nasabi ko na to sa vlog ko da. Jai. So, this one, my middle sa tattoo has a meaning. So, for me, I'm one of those, victim dati. When I was, 4 years old yata ako dati nun. So, ayun, for the English person. Hindi akong bobo sa English, B. So, ayun na nga, nung 4 years old ako, like, there's a guy in Periyahan na, ayun, touch my private parts. Hindi ko nasabi ko sa ang banda. So, ayun, dun, hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin at hindi ko siya makakalimutan. At, nalaman ng parents ko yun kasi kasama ko siya. At that time is like, I'm so bata pa, diba? Sobrang bata ko pa nun. Ay, hindi. Anong 4 years old? Tama ba? Hindi. Ano? Grade 3 ako nun. Grade 3 yata or grade 2. Basta ganun. Hindi ko siya makakalimutan. Anong 4 years old ka, Zay? Notang yun. Basta hindi ko talaga siya makalimutan until, no? Kaya, tinato ko siya kasi ito yung parang inukit ko sa sarili ko na
I get, ano, like, parang victim, ganun. So, ayun na nga. See, who is CG 10 years from now? Alam mo yung minamanifest ko, hindi lang magiging successful being a content creator. Like, gusto ko rin, like, successful in academical, in life, at marami pa, sa totoo lang. Like, well, for the love, isa na auto na tawagan ng bebe. So, ayun guys, ayun yung parang successful, like, gusto ko ng healthy na, ano, life, relationship, health, physically or mentally, and syempre, hindi mawawala ang ating pera. Kasi, para wala tayong problema sa ating mga bills, diba? If you wanna be a successful, you want happiness, pera, time, family, friends, relationship, or what, basta sobrang healthy. Yun yung gusto ko, guys. Like, ikaw na yung mag-handle sa sarili mo. Like, ikaw na yung bahala sa time mo, sa pera mo, lahat na sa'yo na, ganun. At happiness. Yun yung gusto ko. Ayun. Bakit ka naging bi? Alam nyo, guys, when I was 3 years old yata, noon, ay, 3 years old. Ay, nanamot tayo sa 3 years old. Nagkaroon kasi ako ng best friend nung grade 3 din ako noon. And then, suddenly, I compare myself na, ba't ganun, mas nagka-crush ako sa babae kaysa lalaki. So, alam mo yun, I noticed something sa self ko. Pero, I didn't, ano, like, hindi ko siya kinikonsider na I'm a tomboy dati. Kasi tomboy pa, hindi pa uso, hindi pa kilala or uso yung mga sabing bisexual or what. So, ayun, tomboy talaga yung tawag natin or lesbian. So, ayun nga. Ang ginawa ko nun, siguro, pagka grade 8 ko na siya, grade 8 ko na siya na-confirm and in-accept sa sarili ko, oh, I'm a bisexual, guys. So, kinilain ko yun kasi totoo talaga bisexual. Mas more into girls talaga ako. Pero, na-attract din ako sa lalaki, pero yun yung masasabi ko na hindi siya permanent for me if guy. Kaya, ayun, prefer ko girl talaga, guys. Like, hindi nag-work sa akin lang. Nagkagusto ako, pero hindi siya nag-work for me. Ganun. Almost, ilang years din bago ko siya na-discover talaga yung self ko as a bisexual. So, ayun. Ayun na yung mga random question lang kasi yung inano ko. Like, kung ano yung mga nakikita ko dito, guys. So, ayun. Ayun na nga, guys. Ito yung last question. Question po. Ito na nga. So, anong gagawin mo if nalaman mong nag-cheat ang partner mo? Last time, last relationship, so, ang ginawa ko, guys, pinatawad ko. Kasi I have feelings talaga. Sobrang solid ng feelings ko for her. So, basically, when nahuli ko siya, ayun, wala akong ibang reaction. Hindi ako mahilig kasi mag-scandal, guys. Like, chill lang ako. Like, okay. Tapos, kapag if ever, nag-sorry siya, sabi ko, okay. Ganun, okay. Pinapa-explain ko yung tao if ever once they cheat. Like, I want explanation. Like, valid, explanation, religion. Explanation, guys. And then, if valid, then okay. If not, if hindi naman masyado, okay, as long as my feelings is like strong talaga. Pagbibigyan kita ng chance, ha. Pero pag, like siguro, twice kasi nangyari yun eh. Tapos, pag thrice na talaga, like 3 times, hindi ko na kinakaya. Ayun, parang, ayun nga. Pag pangatlo, hindi ko na siya kinakaya. So, it's time to, let go. Like, hindi ko na to deserve. Like, dalawang na yung sinayang. So, kung inulit ng 2 beses, how much more kung tinatlo na? Eh di, ang sakit, di ba? Hoy! So, ayun na nga, guys. Thank you sa pakikinig sa mga natin. So, guys, kung gusto nyong maging updated at
Guys, anong gusto nyong next content natin or vlog? So, please comment below dito sa ating YT channel. And please subscribe sa ating YT channel and click the notification bell para updated ka sa vlog ng ating Papi CG. Warra. So, ayun na nga guys. Don't forget to like, comment, and share. Thank you so much, guys. Bye.